kung ano man yung totoo doon, eh alam niya ni Jody. At alam din niya ng organizers. Alam mo, nakarating pa sa aking balita na talagang every weekend ay doon natutulog si Sarah sa mami niya. Ay? Si Maine Mendoza, siya ba yung tinutukoy sa blind item na matare at konyo? Rena, meron din siyang business sa... Sa Pasay? Oh, hindi, coffee. Coffee? Ah, ano? Pero may M sa dulo. Coffee? Kuya! Hello mga kapit! Ito po ang inyong pangaling. Ito po si Mamaloy! Naman po si Papa O at si Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong hinihilit sa amin. Ay! Ichika mo na! Dali! I am back! Oo nga. Kala nila suspended. Ay! Kinabahan nga rin ako nung nabasa ko. Sabi ko, habang ako suspended, di ba? Hindi, tayo pa'y namiesta lamang. Oo nga. Sa Villa Viciosa Abra. Ayan, Happy Pinagis Festival sa mga taga Villa Viciosa. Nag-show tayo dyan na eh. Correct. Kasamang ibang mga artista. Ayan. Oo, sino kasama nyo? Si, ano, Negi, tsaka si Berna. Uh-huh. Tapos nandiyan din si JC Alcantara. Uh-huh. Tapos si MC, at tsaka si Lassie. Uh-huh. Tapos si Zephanie at saka ang nag-iisang pop ballad royalty, Mr. Eric Santos. Oh, yeah. Sino nag-imbita? Ayan, maraming salamat of course to our Honorable Vice Mayor Marjorie Lagen and Mayor Jose Lagen. Yeah. Salamat po. Ang saya, grabe na kahit medyo na-delay ng konti yung simula. Hindi nag-alisa yung mga tao, talaga inabangan sila. Ayan. Oh. Oh, kaya Mayor, sana Lagen kayong ganyan. Hi! Ay, pasa ka! Ayan. Oy, naku, babuan lahat, ano? May yes. Pag-iinaw. Ay! Oo, kasi meron sa akin nag-viber, no? Oh. Na isang friend. At kasi nga, naibalita natin dito na si Jody. Tayo nagpapayo, kuya! Gaga, Jody huh? Mango yun. Oo. Luma! Sa love notes ang Nakakaloka si Brenda. Nakakaloka. Oh, anyway, eto nga si Jody Santa Maria. Oh, diba? Maiulat natin dito na siya ay dinis-invite. Oh. Oo. Inimbita pero kinancel din. Ay. Oo. Dahil ang chika nga, andun daw si Claudine. Yung presensya ni Claudine ay baka magkita sila. Oh. Ni Jody. So yun na lang daw ang iniwasan. Oh. Dahil kung history din ang pag-uusapan, ang may pinakamatagal daw na sama si Mr. M at si Claudine. Mm. Oo. Pero paglilinaw ng nakausap ko nga Loy, no? Oh. Ang sabi, baklan-bakla, hindi. Hindi naman nila alam. Eh, character yun. Ayan, ang sabi, oo, ang dami nagtatanong kung totoo na disinvited si Jody. Hindi totoo yun, nakakahiya kay Jody. Dapat kasama siya sa previous dinner with sina Bea, Piolo, John Lloyd, yun nga kay Mr. M. Close. Oo, kaya lang nagka-COVID siya that night. We were together. She had a prior commitment that same night when the organizers invited her. Oh, Mr. M would have wanted to see her. Pero ngayon, meron na akong chika. Matagal na daw na-organize itong event na ito. Matagal na nabigay yung mga imbitasyon. Pinagsabihan lang lahat na ilihin kay Mr. M. Meron na daw napagawang damit din si Jody, si chika. Prepared na daw yung damit niya for the event. Ganun ba? Oo, sabi. Diba sa'yo na sabi ng source naman? Bilang... yan ang kanyang pagkakaalam para naman sa depensa ni Jody. Well, anyway, kung ano man yung totoo doon, alam niya ni Jody at alam din niya ng organizer. Basta sinabi ko na rito kung ano yung sinabi sa akin ng nakausap ko para depensahan si Jody. Ako naman naniniwala talaga na mga mature enough na si Jody. Jody, para hindi naman sila para magbangayan dun sa hindi naman nila okasyon. Pwede sila magkita pero yung chikahan, pwede hindi rin, di ba? Pero alam mo yung mga ganyang pagkakataon ha, yung event na ganyan, lalo na
at masyado nilang tinitingala at ginagalang, nirerespeto si Mr. M. Feeling ko baka dyan pa nagkabati si Jody at si Claudine kung sakaling naka-attend itong si Jody. Eh kaso nga, nai, may prior commitment, sabi mo si Jody, di ba? Oo. Mama Noy, kung totoo may prior commitment nga, ah. Ay, kaya naman kumiga, nililinaw na nga, Brenda, oh. Nakaloka ko. At saka na, hindi naman isolated yung case nung kay Jody kasi di ba, ang dami din natin mga hinahanap ng mga artista na bakit wala nung gabi na yun. Oo. No? Baka rin na hindi rin sila pumwede or nasa abroad. Pero nakakatuwa na yung gathering of stars dahil ganun nila kamahal si Mr. N. Totoo. Di ba? Kasi parang ang touring nila kay Mr. N talaga, tatay. Oo nga. And speaking of parang touring nila tatay, ito naman talaga mag-ina. Oo. Siyempre, si Sarah Geronimo at si Mami Divine. Oh? Oo, di ba nabalita na na nagkita na, nagkaayos na si Mami Divine at si Sarah. Wow! Pati good news yun, di ba? Di ba? Oh. Finally! Di ba? Kasi nga, alam mo, nakarating pa sa aking balita na talagang every weekend ay doon natutulog si Sarah sa Mami niya. Ay! Oh. Na pinapayagan ni Mateo. Oh, yan sweet. Nakalagay yan sa versikulo 3, talata 24 ng Mateo. Ibang Mateo yun na. Gudicelli, asawa. Gudicelli pa rin. Oo. Di ba nakakatuwa? Kung totoo yung nakarating sa atin, ha? Na minsan pa, last year daw yata, parang nag-abroad pa si Mami Divine at si Sarah. Oh? Oo. Totoo ba yun? Saan pumunta? Hindi ko sasabihin sa iyo. Hindi naman ako sasabi. Eh, tapos na lang. Hindi, ang sabi sa akin, nag-Europe. Ay, bongga. Oo. Oh. Tapos nag-Japan din sila. This January yata. Ay, oh. Bongga. At ang taray, walang mga pictures, no? Oo, oh, ngayon nga itatanong ko sa iyo eh. Ba't wala man na nakakuha ng picture kahit oh, isa? Oo nga, kaya itatanong na rin natin sa kanila kung totoo nga na nag-travel sila together. Kasi wala namang kaso yun, ano? Oh. Totoo din. Siyempre, mag-ina naman yan. At saka, ang dami matutuwa. Oo, nag-miss nila ang isa't isa. In fairness. Pero ang galing lang, Nay. Ba't wala nakapag-spiok ng picture? Oo nga, hindi pa. Sa dami ng Pinoy sa Japan at saka sa Europa, wala bang nakakita sa kanila at nagpa-picture man lang? Kaya nga, itatanong natin sa kanila kung totoong lumabas sila ng bansa. Kanina mo itatanong, kuya? Eh, di sa... Gusto mo, sa'yo na lang. Hindi, kuya. Paano alam mo? Lang lang, kuya eh. Oh, ayun na nga. So, kaya nga, hindi pa nga clear sa atin kung totoong nagka-travel na abroad ito, di ba? Pero kung totoo man at nailihim yon at sila-sila lang, walang mga pictures naglabasan. Aba, ibigay natin sa kanila yung privacy nila. Naku, kuya. Ibigay yung privacy tapos dinalita mo. Ano yung babalita ko? Ikaw dito. Kuya, huwag ka natin ibigay yung privacy. Nakakaloka ko, Brenda. Pero sana nga na ito totoo. Sana totoo. Kasi yun naman talaga nang hinihintay, hindi lang ng mga fans ni Sarah Geronimo, mga karamihan ng mga netizens, di ba, talaga admire sa kanya, talagang wish nila na sana magkabati yung mag-ina. Eh kuya, hindi lang naman yun ang tanong eh. Oh. Ang tanong din nila, kung kailan magbabati si Mateo at saka si Mami Divine. Hindi ka babati? Eh hindi ko alam kung bati na. Talagang taas. Basta, alam mo, yun din ang looking forward din tayo siya. Yes. Na sana ay magkaayos na rin si Mami Divine at si Mateo. Nako, pag nangyari yun, Diyos ko, alam mo kung sinong pinakamasaya. Sino? Si Sarah. Oh. Oh, diba? Kasi yun naman pinapangarap ni Sarah talaga. Yes. Na lalo na hindi tayo nakakabalita ng anumang hiwalayan or sigalot or away between Sarah and Mateo. Oh, ibig sabihin, talaga na-maintain nila yung kanilang harmonious relationship. Yes. Diba? Baka ka na ito na nabati sila. Kaya din nag-shoutout si Sarah dun sa Billboard Awards. Diba? Ano ang sabi niya? Ay, ito na yung nasusulat, oh. Basa.
Women, especially mothers out there, shout out to my mother, Mommy Divine Jeronimo. You are the best. You are my hero. I love you very much. Oh, at the end of the day, kailangan aming giving na isang araw makita natin in one picture si Sana, si Mateo, si Mommy Divine, kasama ang daddy ni Sarah na si Ka Jerry. Ha? Jerry ba yun? Kuya Delphine yun! Ay, sorry. May nawawala ako. Di ba yan ang Jerry Ron mo? Oo nga pala, ating alamin. Ano ba yan? Sorry ha, Daddy Delphine. Ano ba yan? Ay, ito na, hindi lang one picture. Ano? Ang daming screen grab ng mga netizens. Sino ni screen grab nila? Yun ng ano, blind item na daho. Oh. Ito na yung nasusulat. Ano ba yung blind item na yun? Masa? Eto, daho! Oh. Female show host na kilala bilang Masa at Kalog. Oh. Apakataray in real life, according to a clinic owner. Banned na ang host from her business dahil walang respeto sa staff niya ito. Ang team ni host ang nakiusap sa clinic na baka pwedeng i-groom siya sa hotel niya before a shoot. Mm-hmm. Suplada? No eye contact? Panay pintas at reklamo ang host despite na team niya ang nakiusap ng last minute exit services. Si Kalog host sa TV, mataray at very konyo palang atake in real life. Mm. Sabing ganun. Oh, oh, blind item yan, ano bang clue? Ay, hindi clue. Oh. Pinangalanan ng mga netizens, sa dami humula. Oh, maraming hula? Yes. Na isa lang ang hula? Halos na. Parang 99.9%. Ah, skin germs. Diyos ko, aprobay ng PAMIT. Ang presidente ng PAMIT. Ng Glende, ng US. Yes, di ba? Oh, ayun na nga. Si Wena Boots Public. Oh, di ba? Ng PAMIT. Oh. Eto na nga, ang dami humula na ang tinutukoy daw dun sa blind item eh si Main Mendoza. Si Main Mendoza? Siya ba yung tinutukoy sa blind item na mataray at konyo? Eh sinagot nga yan ni Main. Sinagot ni Main? Oo! Anong sinabi niya? Eto, nasa sulat. Sinabi? Anong sabi? Nag-comment si Main. Sabi niya ganun, no? Ako agad? Question mark? Agad to si Min. Kasi verified eh, diba? Verified, oo. Diba? Meron pa bang sumagot sa kanya nung sinabi ako agad? Wala. Baka hindi naman si Min lang ang binanggit dyan. May mga ibang humula na yung Alex daw. Hindi naman ganyan si Alex Calleja. Ha? Female host. Babae na ba si Alex Calleja? Ha? Today. Oh, anyway. Oh, magagalit si Ka Jerry. Oh, anyway. Naku. Parang sumagot ng ganyan si Main. Feeling ni Main, hindi siya. Tapos, pero siya yung pinagtututuro ng netizen. Huwag agad magtututuro. Baka manuno. Kung hindi si Main yun, sino yung tinutukoy? Ay, kumya. Baka si Anix yan. Anix? Oo, kuya, Anix. Oh. Eh, di ba pagkakos ng main, Anix? Ay! Ating alamin siya, di ba? Ah, oh, anyway. Alam mo yung mga ganyang blind item, Lloyd. Lalo na pag may mga detalye, naniniwala yung mga tao. Kaya lang meron din akong isang eksena na dun sa isang alaga na sinira-siraan siya, na pumunta raw siya dun sa isang skin clinic. Tapos matare daw siya. Tapos sinasabi daw nung talent ko, palpak yung gawa. Ganyan-ganyan, tapos, ay, sinumbong ng talent ko. Wala akong ganyang experience sa inyo. Bakit ganyan ang tauhan niya? Nag-sorry. Nag-sorry siya, tapos, sinanggal na rin niya yung post niya.
Yung tauhan na yun. Oo, ng tauhan na yun. So, ibig sabihin, meron talaga na mga netizen na nag-iimbento lang ng detalye. Oo, para mapaniwala nila yung mga nagbabasa ng blind item na, oh, baka totoo to. Why? Kasi may detalye. Kaya wag ho din tayo basta-basta maniniwala sa mga kanyan. Pag kami na ho dito nag-blind item, ayan, kayo makulas. Kasi may mga sources kami. O ibang klase rin pag nananginip ako, alam niyo. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood dyan, hindi pa namin subscriber. Subscribe na! Napakadali lang pa. I-click lang pa yung subscribe button na nandiyan sa iba ba. At kung naibigan niyo pa ang aming episode niya at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment niyo kayo below. I-click ang like button at pasalamutan i-click ang notification bell. At pag-click niya, kayong unang-unaman na notify na meron kami yung latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes! Alam mo na at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Nandiyan pa rin po yung vlog ko sa pinakabago, pinakabonggang Hotel Resort sa Boracay Station 2. Ang Mandarin Bay Resort and Spa. Panoorin niyo po yan, napakasaya. At para naman po sa mga ikakasal, ayan po, si Mama Loy po ay wedding planner. Kasama po aking mga angels. Visit niyo po ang aming website na www.labidaevents.com. At nandyan po kami sa biggest bridal fair ng taon, ang Wedding Expo, ngayong March 23 to 24 sa SMX Convention Center. See you there! May boot po ako dyan! Ayan. Okay, Brenna? Hello mga update! Pag-follow nyo naman po ng aking FB page, at Mariah po, M-R-E-N-A. Yes! Yes. Isa lang ang spelling. Isa lang narinig yung mga letra. Iba yung Pareho. At saka kuya, thank you kay Doc LJ de Batite of my creation. At saka LJ Vision. Oh, napakaborito ka ni Doc Jessica. Yeah. Ayan, at syempre pa, oy, marami nagtatanong kung saan daw ako nagpagawa ng mukha. Oh! Kaya ko yung nagpagawa ng ilong. Gawa ng mukha ko, oo. Oh. Diba yun? Ay, oh. Oy, naku, kung ito yung gusto nyo ma-achieve na mukha, hindi ilong ha, yung mukha lang. Finish, yung ganyan. Skin, yes. O, yung pampabata ng skin. Ayan, dyan po kayo magpunta sa NV Skin Beauty and Wellness Center. Yes! Dyan po yung malapit sa ABS-CBN along Mother Ignacia. Yes, parang mas lalo naging chiseled yung ano mo na. Yes, hindi, kasi nagpaano, nagpa-hypo ako. Oo, nagpa-hypo. Galing, para sa Hulus Ligas, kita mo, may kanto na, oh. Oo, diba? Siyempre, yung mga ginawa sa akin dyan, Loy, yung cleansing pore facial. Wow! And relief advanced eye food. Oh, ayan. Saka yung oxygen therapy, maganda rin yung oxygen therapy. Yung and the elite tummy. Yes, para ma-melt ang fats. Oo, diba? Yung Sparta abs. Ay, ayun na, para ka nag-exercise. Oo, diba? Ang galing, tumutunog pa siya. Tapos yung elixir drip. Yes! Ayan na. PDT Red Light for Skin Rejuvenation. Lang ha? Yung, para mag-form ulit ang collagen. Diba? Oo, diba? Mukha ba akong 54? Oo. Parang binaligtad lang yung numero, 45. Hindi nga, diba? 41 lang daw yung skin mo, sabi nung ano? Skin age? Oo. Oh, diba? Alam mo yan. Yan lamang po ay gawa ng NV Skin Beauty and Wellness. Yes! Yes. Mauhusay si Napola, si Miss D. Yes. Oo, basta lahat sila dyan, mauhusay ang kamay, ang galing. Yes, syempre si Sir Angelo Dominguez. Yes. Uh-huh. At syempre pa ang RCC Starting Solution USA. Oo, ni Romer Gutierrez Haso. Uh-huh. Na may Jazz Corp. Yes. Hindi lang mga teachers at mga nurses na iba't ibang mga skills ang kailangan nila ngayon sa Amerika. At through Jazz Corp at through RCC Staffing Solution, eh, makakapag-apply po kayo, di ba? Oo, ayan. At syempre, oy, naku, kita-kits tayo dyan, ha? Ay! Oo, nasa New York Times. Ay! Again? Oo. Yan lang sa ano, Dagupan Terminal ko sa New York. Hindi, hindi, joke lang. Ay, bakit tayo pumunta ng New York na? Ay, naku, baka makasalubo natin yung mga kababayan natin sa Japan. Next week, di ba? Sa Japan, March 25 to March 30. Yes! Ayan. Po. Correct. At syempre pa, ang RCC din ay nag-sponsor ng ating mall show. May mall show po kami. Ay! And meron po kaming 1 million subscribers celebration.
Ayan, meron po kami mall show dyan sa Fisher Mall, Quezon Avenue, sa April 5 po yan. Yes! Nako, namimigay kami ng t-shirts, mugs, at sa lahat ng mga ano namin, souvenir items. Ma-merch! Wow! Ma-merch natin. Oo, oh, ha? Punta kayo dyan, ha? Siyempre, marami tayong mga celebrities at performers. Wow! Yay! Thank you sa Fisher Mall. Thank you po. At thank you ha, Sir Romer Gutierrez Rajaso. Yes. Ang nag-sponsor. At kung mahilig kayo mag-dudok-dok ng TikTok, napapanood dyan yung J-Hype Music. Yes. Oo. Magaling. Oo, nag-perform sa Maldives. Ayan. Nasa Music Museum po sila July 12. Wow! Yung mga original songs, parang sila yung original singers din. Yung na-cover niya. Oo, ang galing. Ay, naku, ako na po nagsasabi sa inyo. July 12 po yan. Ayan po sa ilalim. OG Diaz Talents po, mag-PM po kayo dyan. Yan. For ticket inquiries. Okay? At syempre, sa akin pong OG Diaz Inspires, ang aking panayam, ang daming hangang-hanga kay Miggy Jimenez. Ay! Kasi may inamin siya doon na talaga namang sinaluduhan siya ng mga netizen. Ano yun? Ano yun sa OG Diaz Inspires po na nasa I1PFC na rin. Ayan ha. At syempre, ito pa rin po ang yung lingkod. Papawasin OG Diaz na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo itong umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot ha na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabi, every kissing is a blessing! At ano pa nga pa ang lagi inyong inihilit sa amin? Ay! It's coming out! May tao mo? Ha? Palagi mo sa akin, Imbron? Sino kayo? Agsunta po. Hoy! Ay, naku, huwag mo akong ginagano ko, ha? Ang sunta, babae yun. Kapatid yun ni Alessandra de Rossi. Kuyo. Ha? Gaga! Ba? Ano ka ba naman, Brenda? Asunta de Rossi yun. Ito, ang pakilala niya, Agsunta. Oo nga. Sila yung, ano, yung mapanakit na band. Oh. Agsunta band. Oo, mapanakit yung mga kanta niyan. Kinala ko yan, Brenda. Mapanakit pala? Pwede mo bang sampulan niyo si Brenda? Pwede mo sampulan siya physically? Hindi, kuya. Sila kuya. Oo. Pwede ka na nga rito, Brenda. Dito ka na muna. Dito ka, bago ka masaktan. Ayan. Ay, ang dami ko pala nila. Hello. Kasa, pero kaya-kaya. Oh! Diba, Kasa? Sila po ang Agsunta Band. Yay! Welcome to Sanit Sudan! Oy, alam mo ba, Diyos ko kilalang-kilala ng mga Gen Z. Yung mga mapanakit niyong awitin. Hoy, mga saksak puso. Oo. Ayan, syempre, ayan, pakilala natin sila isa-isa. Yes. Ako po si Josh. Josh. Ako po si Jai. Yes. Ako po si Stephen. Ako si Miguel. Ayan. And we are the... Agsunta. Agsunta Band. Yes. Curious lang ako. Saan galing? Bakit Agsunta? Actually, galing po yung sa, ano namin, sa course advisor namin nung college. Oo. Pangalan niya po kasi Agnes Agsunta. Ah, so pinagsama po namin yung pangalan niya. Oo ba? Kaya lang nga, magkakaklasik kayo nung college? Oo. Ay, ang galing. Oo. So, bakit ganun ka-significant yung teacher niyo? Siguro po kasi siya yung pinakamahirap na subject namin nung time na yun na major. Kailangan pumasa. Yes. Lahat ng paraan. So, pero yung banda po ba niyo nagsimula? College pa lang kayo? After college na? College pa lang. Ang galing. Paano nagsimula ang Agsunta? Nagsimula po kami, pa-jam-jam lang kami sa school noon eh. Tapos trip-trip lang talaga, ganyan. Tapos nagkataon na parang marami na rin taong sumusunod, nag-follow, ganyan. Tapos nag-start talaga yung parang pinaka-journey namin nung nag-start kami mag-YouTube. Okay. Nung 2016, mga ganyan. 2015, 2016. Nag-decide po kami na gumawa ng cover sa YouTube na puro OPM lang. Kasi nung time kong yun,
sikat na sikat sa mga radyo yung K-pop or foreign songs. So oh, parang naisipan po namin na ba't di natin ano yun yung mga OPM? Para mabalik yung... Para OPM naman. Mabalik yung pagmamahal ng Pinoy sa OPM. Yes. Kaya meron po kami ginawang segment. Ang segment niya parang hashtag Agsunta Song Request. Yun yung nakapag-request yung mga tao sa amin. Tapos meron din kaming hashtag Agsunta Jam Sessions. Na yun naman, kakulab naman namin din yung mga friends namin sa industry, tsaka yung mga kaklase namin. Lahat ng mga musikerong taimingan. Oo. So, bago tayo magpatuloy, kayo ba lahat nakatapos sa graduate ng college? Josh! Nakatapos. Sabay kami ni Miguel ng graduate. Ah, okay. Saan school? Sa Binil po. Binil. So, bakit yung iba, ganun ang reaction? Meron bang hindi nakatapos? Parang di yata nakaligtas kay Ma'am Agnes. Ikaw, Jai? Opo, parang... Bakit? Ano po, sabi po ni Miss Aji, Aji, yun po kasi yung nung pangalan niya talaga sa Miss Aji. Sabi niya, huwag ka na daw ito, hindi sasayang na daw ako ng pera. Kasi nga po, parang mag-e medyo... No, wala, yung, oh, wala yung puso mo sa school. Opo, tsaka medyo nag-start na kami nun sa industry, so parang pinatini niya ako. Sabi niya, parang ano ba talaga ang gusto mo? Sabi niya, gusto mo mag-perform o gusto mo maging technical? Kasi yung inaaral ko namin ng music production. So medyo technical side po siya. So sabi ko po sa kanya, performing talaga yung gusto. So hindi ka talaga nagka-graduate. So somehow may tama pala si Aji. Pero ano na lang para maibsan yung inggit mo sa ibang nakagraduate? Ano na lang ang iniisip mo? Ano po, iniisip ko na lang po lagi siyempre na ito talaga gusto ko. Masaya ako dito sa ginagawa. Akala ko iniisip nga, iniisip ko na lang po, mas malaki na makita ko sa kanila. So, apart from being a group ng bandang ito, no? So, pag hindi kayo nagbabanda, anong pinagkakaabalahan nyo? Meron ba kayo negosyo? Meron. May trabaho? Meron po. Sila po, meron po silang coffee shop sa Imus. Wow! Silang tatlo? Sounds like coffee. Para si Brenda din, si Brenda, meron din siyang business sa Pasay? Oh, hindi, coffee. Huh? Ano? Pero may N sa dulo. Coffee? Kuya! Oh, anyway. Uy, nakakatuwa kayo, ha? Parang 2018, they garnered... Naku, garnered? Wow! An average score? Oo. Average score of 77 million views. Wow! 77 million views. Wow! Oo, yung kanta nilang... Nadarang. Parang ano na yun, buong Pilipinas na yun ako parang na ano nga ang tono nung kay Shanti Dope na yun? Ano? Andiyan ka na naman, ba't di ko maiwasan? Dumingi sa iyong liwanag, nadarang na naman sa iyong apoy. Handang masaktan kong kinakailangan. Galing! Maya, makapatunayan natin talagang magaling sila pag nag 77 million din yung views nito. Huwag na siya is-challenge ka. Pero alam mo, no, habang pinapakinggan ko yung boses mo, talagang sync na sync eh, hindi halatang lip sync. Thank you, Nay! Live! Oo! May halak pa nga eh! So, bukod kay Jai, ano instrumento mo, Josh? Ako po yung bassist. Ako po yung drummer. Drummer. Ako po yung nag-gigitar. Ito naman yung nag-gigitata. So kahit kayo ba nag-instrumento, meron din ba kayong mga
tinig na pag sumasabay o nagsi-second voice kay... Nag-blending. Oo. Kaya kayong tatlo. Kami po ni Miguel. Sila pang tatlo. O baka naman pwede namin kayong pakinggan. Oo. Okay. Yeah. May blending. Kaya na kami. Hindi ko kayang umibig muli habang buhay lang kita hihintayin. Yeah. Ang galing. Taas pala ng boses ni Josh, no? Nung kayo nag-umpisa, Mikel, saan kayo tumutugtog? Saan kayo nagtitipon-tipon para makabuo ng mga cover? Sa bahay po na. Magkapatid po kasi kami ni Stephen. Kailan pa? Alam mo! Baka since birth. Hindi, sa bahay nyo. Tapos, paano kayo nagkaisa na, di ka nga, gawa tayo ng ano, or wala lang tayong magawa, ganun? Yung tita ko po, parang nag-suggest po siya na, ba't di nyo i-record yung mga ginagawa nyo? Tapos yun, i-post po namin sa YouTube. Tapos, yun, ginawa po namin. Yung sinabi ko na, tita tsaka ng daddy na. Medyo pioneer sila na eh, kasi 2016 di pa ganun kaputok ang YouTube eh, di ba? So, paano nyo na pagdesisyonan o si kunin natin si ano, si Jai para mag-vocalist? Yung una po talaga noon, ang magka-band, ang magka-batch po kasi kami po ni Jai. So, yung vocalist po na yan dati babae pa. So, siya po yung bassist, wala pa po si Josh. Tapos yung vocalist po namin babae, lumipad po papuntang US. Eh si Josh po kakabalik lang po. From US naman siya. So parang nag-swap po sila. So si Ijay po yung sinabihan parang sumunta ka na. Parang maganda lang yung boses mo eh. Tapos yun po. Tapos si Josh po, parang nakita lang po namin sa cafeteria nung school. Na may dalang base. Lagi may dalang base kasi nakabak. Yun na yung bagmura din. Nabuhan na po kami. Eh tapos si Stephen, high school pa lang. Sabi ko, yung kapatid ko, drummer. So, yun, jam tayo sa bahay. Pag sinasabi ko sa yung mga kids, man, teka, jam tayo sa bahay. Iba yung dating. Ha? Parang gusto panahon natin yung jam na yun. Hindi ngayon, iba na. Oo. Chill na yun, chill. Yeah. Relax. Alam mo ba, Loy, no? Hindi nyo alam, Brenda, no? Sila yung nag-revive ng PBB, yung isang PBB song. No? Ay, ano yun? Oo. Hindi yung Pinoy. Ako, hindi yun. Ano yun? Oo. Sige nga, kantayin nyo na. Sikat na sikat ang Pinoy. Ang ganda ng intro mo! Pinagayaan nyo. Kasi nga hindi nalil na masyadong pinakamit. Pero sila yung nag-divide nun. Pero syempre, kaya rin naman sila narito dahil meron silang 10th anniversary concert. Wow! 10 taon na pala, no? Hindi natin nakapalala. Pasensya na kayo. Nag-humingi akong sorry kanina sa kanila. Pasensya na kayo kasi puro yung mga binabalita na may hiwalayan. Ay, oo. Okay. Hayaan ninyo, pag hiwalay kayong mga group. Kami unang ang pananaginip si nanay. Ayan. So, ano nang kaganapan sa 10th anniversary nyo? Eh, pwede nyo pupuntahan. Mamaya na yan. Ha? SMCP Tanza. Sa parking grounds. Kasama namin dyan, syempre, si Nef Medina at ang pinakabagong P-pop group ngayon na 1621 BC. Malupit na sakitan yan. Bakit daw sa Tanza, Cavite? Kasi po mga taga-south po kami talaga lahat. Taga-pabok. Parang doon yung gustong i-umpisahan ang inyong give back kayo. So, bakit mga mapanakit ang mga awitin nyo? Di ba minsan pag mapanakit yung awitin, kasi kayo mismo personally nakaranas ng nagdurugong puso. May pagdating sa pag-ibig. Totoo lang po kasi. Ay, sa ating tissue. Ay, wala! Ito na lang si Brenna. Paalisin mo sa caps mint. Napkin yun!
Yeah, actually, yun po kasi talaga yung benta sa mga Pilipino. Ang dami nasasaktan. Ang dami naglolo-on dito eh. Ay! Biglang yun. Okay, so ano yung isang awitin niya na mapanakit na pwede nilang mami? Siguro po yung Kundina Ako. Ah, Kundina. Oo. Yun yung lumang awitin yun eh. Kundi man yun na! Kundi man, sabi niya, kundi na ako. Kundi na ako. Ay, ay, pinili! Ayan, sige nga, sige nga. Ay, namin natin yung lyrics yes. Nito kasi mapanakit ka. Kaya pa ba? Ipaglalaban pa ba? Di pa nga nag-umpisa, sumuko ka na. Nasayang ang lahat, tinapon mo lang. Pinagsama natin dalawa, binaliwala. Ha, kung di na ako, kung di akong nagpapatibo ng puso mo, paalam na ako. Kung di na ako ang dahilan, ayoko na tayong mahirapan pa. Paalam na. Kanta pala yan ni Josa Poco na. Palapit na yung awin. Bagay na bagay kay Josa Poco. Meron kayo ba bilang magkakaibigan, meron bang isang miyembro dyan na masyadong OA ma in love, tapos pag nasaktan, OA din nasaktan? Meron din. Parang lahat siguro. Lahat. Siguro parte na rin po ng pagiging alum. Artist mo. Oo. Emotional. Sa inyong 10th anniversary concert this Saturday, March 23, sa SM Tanza, Cavite. Ano yung i-expect ng mga audience? Siyempre po, i-expect nila sa amin na sobrang masasakit at sobrang lupit ng gagawin namin show. Kahit masakit, eh malupit. Ayan. Oy, maraming salamat ha. Salamat din po. Oh, ayan, syempre, Josh, Jai, Stephen, and Miguel. Sila po ang Agsunta Band. Yes. Oh, namahal ng mga gents, kabisado ng kanilang mga awit. Yes. Palakpakan natin sila. Yes. At sila rin ay alaga ni Kelly ng Sigan. Yes. PPL. At syempre pa, Agsunta Band, ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Ichika mo na! Dali! Si Brenda din daw gagawa ng banda, kalaban nila. Ano Asunto. Asunto Band.